Good evening, guys. I'm Mary Jim Moy, guys. Akong business owner at ikwento ko sa inyo yung experience ko kung worth it ba umutang sa bangko. So, yun. Pag-usapan natin, guys. Kwentuhan lang kasi di naman ako sanay gumawa ng ganito. So, ngayon lang. So, ang tanong is, worth it ba umutang sa bangko? So, based on my experience, ang tanong saan mo gagamitin? Depende yun eh. Magiging worth it yan kung saan mo gagamitin. Kasi ako, umutang ako, ginamit ko sa negosyo, ginamit ko dagdag kapital sa business ko. Kasi unang-una, in the first place guys, hindi po kayo makakautang sa bangko kung wala po kayong source of income. So, ako po ay isang business owner. At, yun nga, dahil sa na-comply ko yung mga requirements at na-approve naman ni BDO, bali sa BDO po ako nakapag-loan. At, sa BDO ako nakapag-loan at napakabilis lang po ng process. So, pinicturan po ako ng tinda. Sorry na, maingay po yung aso ko. At pinicturan po yung tindahan, yung stocks, lahat. At syempre may collateral yan kasi syempre bangko eh. So ba yung naging collateral ko lang yun guys ay ang motor ko na rider. So yun lang po. Pero mas maganda po na mas meron pa kayong ibang ikong collateral. At para mas mababa yung interest. So yung na-approve po sa akin, itinanong ako kung magkano ba talaga yung gusto kong i-loan. So ang gusto ko po sana is 500k. So yun, na-approve ni BDO ay 300k. Pero okay na yun, goods na yun guys. Kasi bilang sa isang first time na katulad ko, napakalaki na po nun na first loan po. So, actually guys, nag-loan ako kasi season yon. Alam kong magbebenta ako kasi election kasi noon eh. So, kung tinatanong ko na worth it, sasagutin ko po yan sa last video na po. Dito sa last na po na ano, sasabihin ko po kung ano. Kasi depende po talaga eh. Pero may advantage at disadvantage. Pero unahin ko po yung advantage niya. Based on experience lang po ito ah, kasi syempre ikikwento ko po yung na-experience ko lang base sa mga observation ko at sa palagay ko po. Yung advantage po niya is kasi monthly po yung pagbayad sa bank, bali kasama na yung interest at yung less capital na. So, bali, dahil monthly ang hulog niya, ang pag-payment niya, so mas marami akong panahon na makapag-ipon na pambayad. At, syempre, mas napaparuling ko po yung inutang ko. Mas napapa-invest ko ulit, papasok, para makadagdag po sa profit ko. Sa akin business. Kasi syempre po may interest po yan eh. Yung interest po niyan is ikikwento ko na lang po sa ibang araw po. Sa ibang video. So, ayun. Yun yung isang advantage. Bali, mapaparuling-ruling mo nga siya. Nang paulit-ulit depende sa income mo. Kung mabenta ka, mas malaki po yung may ruling-ruling mo. May invest mo pabalik sa yung negosyo. Tapos, yun nga po, at ang isa doon ay merong mahaba yung time mo na makapag-ipon para sa pambayad. Kasi hindi naman siya daily hulog eh, kasi monthly payment. Ano pa niyan guys, kasi pag good payer ka, kasi ako good payer ako, parang 6 months pa lang yun nakapag-pay ako, inoferan ako ulit ni bank na kung gusto ko po mag-reloan ulit. So, nakapag-loan ako una ng 300,000 at sa pangalawa kong loan is
mga 280 na siguro yon, or 380 niles yung ano ko, balance ko, at yung patuloy naman ako nag ano pa ulit na nagbayad. So at least nakapag-loan na naman ako. So niloan ko po, nagkataon na December po yon. So syempre season ng bentahan, so mas nagamit ko po yung pera. So yun po ang isa sa mga advantages sa bangko. Sabi din po to guys, hindi ko alam sa ibang bank. So yan po yung na-try natin. So yun nga, isa sa mga advantages pa guys, pag umutang po kayo kay BDO Network Bank, nung nagkataon na inabutan ako ng widening dito sa pesto namin, so syempre, nag-atras kami, nagpatrabaho ako, nagbawas kami kasi nga inabot kami ng widening. So, ang nangyari, syempre wala akong masyadong income, as in lugi-lugi talaga yung araw ko. So, nahirapan po ako na makapagbayad kay BDO. So, ang ginawa sa akin, in-advise sa akin, kasi syempre, pag due date na ako, before due date at due date ka, na hindi ka pa nakapagbayad, tatawag sila. So, in-offer sa akin, nung agent sa, staff ng bangko, na kung nahirapan po ako, kung anong dahilan, at pwede po i-rearrange yung payment, na mababaan yung monthly hulog ko. At nababaan yun sa loob ng 5 months. So, ang naging monthly ko noon, mas mababa na lang. At sa ibang video ko na rin sasabi. Tapos, yung isa pang advantage, meron silang monthly visit si bank. May pa-monthly visit yan kasi kakamustahin yung negosyo mo. Kung maayos ba? Maayos pa ba? So, yung kagandahan naman. Kasi may concern naman si BDO sa mga client. At saka sa, syempre guys, pag nakapag-utang ka na, at good payer ka, so, pataas ng pataas yung magiging pwede mong mautang. Kahit 1M pa, pwede ka. Kayang-kaya ka bigyan ni BDO. So, yun pa. Isa pang advantage. Kung marami kayong collateral, meron kayong lupa, may sasakyan kayo, mas mababa yung interest na ibibigay sa inyo ni BDO. So, disadvantage naman, syempre, kasi long-term commitment naman yan. So, hindi naman kasi every season is mabenta, di ba? So, may times na inabot ako ng tumal, crisis talaga, nahirapan ako na magbayad. So, talagang kahit na-rearrange na yung payment. Kasi pag na-rearrange yung payment nun, sa last payment naman, ilalagay yung mga kinaltas dun, binawas dun na payment, monthly payment mo kasi crisis. So, yun nga. Ang kapangitan nga guys, kasi long-term commitment to, so, maghintay ka pa ng 12 months. Tapos, syempre, hindi naman lagi na mabenta, di ba? Hindi man maganda, hindi naman araw-araw Pasko. So, may times talaga na pag matumal, mahirap naman talaga makapag-ipon. Although, kaya naman, kasi syempre, pinipilit ko talaga, niro-rolling-rolling ko talaga yung income eh. Hindi naman na iniipon mo lang na puro pambayad. Syempre, kailangan din natin mag-invest monthly. Dapat nakakapag-purchase po ako sa aking business. So, yun yung mga disadvantage lang naman sa BDO. Tsaka, yun nga, syempre, pag wala kang masyadong collateral, mataas yung interest. Kasi pag tinutal mo yan in a year, malaki-laki po yan. Pero dahil sa monthly naman, medyo kaya-kaya pa naman bayaran. Pero so, depende guys, may pros and cons naman yung pag-utang eh. So, si BDO mabait naman, hindi ka naman agad-agad na kukulong o dedemanda. Siyempre, papakinggan naman yan yung side mo at bibigyan ka naman yan ng pagkakataon na makapagbayad sa mga kaya mo. Kasi nakakaintindi rin naman yan sa sitwasyon. So, yun lang guys yung ma-share ko sa ngayon. At yung gusto nyo malaman kung magkano yung interest at monthly sa ganyan, sa next video ko na lang po.
Sa video nito, ikinento ko lang yung experience ko kung worth it ba umutan sa bangko. Para sa akin is worth it. Worth it siya sa meron ng mga existing na business. Pero hindi po siya worth it sa umutang sa panimula na wala ka pang ano. Kasi at the first place, may mga requirements po si BDO na hinahanap bago ka pa makapag-loan. Kailangan may income ka talaga. So, yun. Para sa akin, worth it naman. May times na talaga na mahirap. Pero, kaya naman. Kasi, pag may business ka at mapapag-ipon naman, gagawin mo naman paraan na makapag-payment. Yun nga lang talaga. May disadvantage, may advantage. Pero, for me, is worth it naman siya. Malaking tulong din naman siya sa mga business owners katulad ko. So, yun lang. Bye-bye.